Ikit po sa kahandaan sa nalalapit na pagdating ng Santo Pa, bukas na po yun, isang tulog na lang. Dapat malaman nyo yung sakripisyong inaalay ng mga pulis. Meron din silang kasamang mga sundalo at mga marines dito sa Luneta ngayon. At lahat pong yan ay sangalan ng serbisyo. Umulan man o umaraw, hindi nila tinantana na magampanan nilang kanilang tungkulin. At narito po ang aking report. Sa isinagawang dry run kanina, napuno ng mga pulis ang Quirino Grandstand. Nabilad sila sa init ng araw at nababad sila sa biglang pagbuhos ng ulan. Hindi pa dumarating ang Santo Papa dito sa ating bansa, paiba-iba na ang timpla ng panahon. Kayanin namang kaya ng mga resistensya ng mga pulis natin ang hamong ito sa kanilang tungkulin at kalusugan. Paano ngayon? Walang bitawan? Wala po. O kayo ma'am, naulanan ba kayo kanina? Naulanan din po. Anong ginawa niyo nung umulan? Okay lang sir, tayo lang. Yes sir. Anong kakaibahan nito sa ibang mga assignment niyo? Dito sir, excited kami kahit papano. Sir, basang-basa kayo ah. Kasama po sa trabaho po natin yan. May pamalit ba kayong uniforme yun? Hindi po, rain or shine po tayo. Paano nyo inaalagaan yung kalusugan nyo para hindi kayo magkasakit? Kahit ulanin kayo? Dasal lang yan para kay Papa. Kanina naulanan itong mga to, walang gumagalaw. Oo, 25,000 na mga pulis ang talagang nakatutok dito na masiguro natin kaligtasan ni Pope at ng ating mga kababayan. Naulanan ito sila, kagabi nag-dry run, hating gabi si Pangulo mismo, chinek niya yung kanilang alignment at saka mga postings, nandyan sila lahat. So talagang nakatutok sila at nagpapasalamat ako dahil malaki ang ambag nila sa success nitong pagbisita. Maging sa Manila Cathedral kung saan eksklusibong magdaraos ng misa si Pope Francis para sa mga obispo, pare, madre at iba pang mga religious na mga kababaihan at kalalakian, abalang-abala ang lahat sa paghahanda. 2 araw bago ang misa, patuloy ang mga sinasagawang paghahanda sa katedral. Ilan sa mga pagbabago rito ay ang nakakabit ng 23 tinatawag na carillon bells sa campanilla o bell tower. Pinalitan ito ng 14 na chime bells noon. Tutugtugin ng carillon bells ang awit tungkol sa pagbisita ng Papa. Binindisyonan din ito mismo ng Arsobispo ng Maynila na si Luis Antonio Cardinal Tagle noong Disyembre.